family and friends, we are gathered here today in the sight of God to witness and support in faith. The union of Genesis and Teresa encouraged what is designed by God for the welfare and happiness of mankind. We rejoice with them with thankfulness to the Lord for creating the union of two hearts built on friendship, love, and respect. Ladies and gentlemen, let us all welcome the entourage. We are all in the presence of our candle sponsors. We have Ken and Catherine. The room kasama ng kanyang pinakamamahal na Lola, let us all welcome a big round of applause, Mr. and Mrs. Recaro. Sponsors, we have Arnel Bolisay and Gloria Pascua. We would like to acknowledge Dennis Berid and Arsenia Santos. We have Ismael Elite Jr. and Mrs. Rosalie Resurrection. I'd like to acknowledge the presence of Juanito Pangilinan and Judith Francia. We have Jojo Gonzalez and Maria Clarina Recaro. We have Kip Howells and Marcelita Enriquez. We would like to acknowledge the beloved son of Mr. and Mrs. Gutierrez. We have Dexter Gutierrez. We would like to acknowledge the presence of Arnold Escopete and Virginia Tolentino. We would like to acknowledge our ring bearer, we have Matt Adriel Recaro. We would like to acknowledge our coin bearer, may I call on our Bible bearer, we have Jasmine Kyle Recaro. We would like to acknowledge the presence of our various sponsors. Our board sponsors, we have Ryan Bautista and Elaine Bautista.
have our flower girls, Kate, Jasmine, Ricardo, Kylie, Yuna, Ricardo, and Samantha, Larry. We would like to acknowledge our maid of honor. We have Maria Lynn Bulala. May I call on the parents of the bride. We have Mr. and Mrs. Dominador and Helen Bulala. Magulang mo muna yung bride. May I request everyone to stand, please. Today is a celebration of love, faith, and commitment. Finally, after long years, the long wait is over. In Isaiah chapter 60, verse 22 says, "When the time is right, I, the Lord, will make it happen." Ladies and gentlemen, this morning, it is my great joy and honor to present to you the most beautiful bride. Let us all welcome Miss Teresa Bulala. Welcome to the celebration of marriage ordained by God between a man and a woman. A celebration of love, of commitment, of friends, of family, and of two people who are in it forever. Sa isang psychology class, ay humiling ang professor ng volunteer. At sinabi ng professor, "List 30 names of people who are close to you." At nagsulat po siya ng mga pangalan sa whiteboard. Pagkatapos, sinabi ng professor, "Now, delete 8 names." Binura niya po ang pangalan ng kanyang mga ka-office mate. "Delete 7 names." Binura niya po ang pangalan ng kanyang mga neighbors. Hanggang sa ang natira na lamang pong pangalan sa whiteboard ay apat. Pangalan ng nanay at tatay, pangalan ng isang anak, at pangalan ng kanyang asawa. At sinabi ng professor ngayon, "Mag-delete ka ng 2 pangalan." Medyo nag-aalanganin siya at bantulot. Dinilit niya ang pangalan ng kanyang mga magulang. Tapos, sabi ng professor, "Mag-delete ka pa ng isang pangalan." Binura niya ang pangalan ng kanyang nag-iisang anak. Hanggang ang natira na lang na pangalan sa whiteboard ay ang pangalan ng kanyang asawa. Tinanong siya ng professor, "Bakit mo binura ang pangalan ng iyong mga magulang na siya nagsilang sa'yo sa mundo maliwala?" Siya'y sumagot, "Ang aking mga magulang ay papanaw at mawawala."
Bakit mo niluwal? Ang pangalan ng iyong nag-iisang anak na iyong niluwal sa mundong maliwal. Siya'y sumagot, ganyang sinabi, ang aking anak ay magkakaroon ng sariling asawa at iiwan niya rin kami. Ngunit ang aking asawa, siya ang makakasama ko bawat sandali ng aming buhay habang buhay. Your wedding will last for a day, but marriage will be for a lifetime. Let us all bow our heads and let us come to the Lord in prayer. Manalangin po tayo. Our loving most gracious God and Heavenly Father, our hearts are filled with great happiness on this wedding day of Kai and Teresa. They come before you, pledging their lives and their hearts to one another. Bless their wedding day, O God. We pray that you will walk beside them throughout their lives together as husband and wife. This is what we ask in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mga pupunawang lahat, except sa ating kinakasal. Sino po ang nagtibigay pahintulot kay Teresa upang mga isang dinding ni Kai? Maraming salamat po. Please hold the microphone and then the microphone. And please answer the questions that I'll be asking you with yes or no. Do each of you enter this union freely? Yes, ready. Are you prepared to accept both rights and responsibilities of married life? Is it your intention to support, honor, and defend and uphold one another in all circumstances? Yes. Okay. Magagawa po na kayong dalawa. Pero hawakan niyo lang yung microphone. Okay? Okay? Pag-isabi mo kay Teresa, from now on, you call me Papa. Yes, sir. Ikaw. Sabi mo kay Teresa, from now on, you call me Papa. I'm not going to call Papa. Teresa, ang harap ni Michael. Yes, I will call you Papa. Yes, I will call you Papa. 3 billion people in the world go to get hungry. But 4 billion people in the world are hungry for love. So bakit hiniling ko kay Kay na ang itatawag sa kanya from now on ay Papa? Kasi ang mensahe na nais kong bahagi ay acronym ng salitang Papa. Do you love your wife, Kay? Yes. Teresa, do you love your husband? Yes. Then prove it. Tell me the day when love happened. When you first met each other, you didn't love her, but now you love her and you love each other so much. So anong kulay mo dapat gawin? Kung 2 to 3 times a day kayo nag-toothbrush, 3 to 5 times a day kayo na kumakain kasama ang grieta, hindi yun pwedeng itigil sa nagagawin nyo. Now listen, treat your marriage with consistency. Ayun na pa ito, simulan ko ito. Kung paano ginagawa nyo yung mga kasi na natin ito. At pero kita niyo pa kung pwede niyong pagpapakita ng inyong pagmamahalan sa isa't isa. Kali na pa ito eh. Treat your marriage with intensity.
Bakit ba kayo na in love sa isa't isa? She fell in love with you, okay? Why? Because you always remember her birthday. You bought her flowers or gave her gift. Tatayo ko na lang sana. Your anniversary and Christmas. And when you wake up in the morning, you say good morning. The accumulation of these little things that you do over and over again, ito yung mga bagay na nagpalalim sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. At kung ito inyong gagawin, patutunayan nyo araw-araw ang inyong pagmamahalan sa isa't isa, your love with each other will grow deeper and deeper. At kung inyong ipapakita araw-araw inyong pagmamahalan, it can save life. It can save both of you from depression and negative feelings, especially when someone will tell you every day that I love you. So yun yung unang P. So ano yung unang P? Kaya, Teresa? Prove your love. Okay, huwag mong kakalimutan niya. Kasi kung mas nakasal nyo, eh, siya yung puwede. Number two, attention. Attention. Don't take each other for granted. Give each one an undivided time and attention. Kung tatanungin ko kayo, spell love. Ang spelling nyo ay L-O-V-E. No. But at this time, you spell love by T-I-M-E. Maraling na ako. It's one. Maraling na ang patungan eh. An attention. Bigyan nyo ng panahon. Pupo ko lang. Mahalaga ang panahon ng isa't isa. Okay sana yun. Upang iPad. Ang inyong pagmamahalan ay lalong lumabuo para sa isa't isa. Gawin nyo ang lahat ng inyong magagawa to make each of you happily married, better and not bitter. Bigyan nyo ang bawat isa ng special na regalo, sorpresa, walking on the beach, holding hands, candlelight dinner. At gumamit kayo ng praises instead of blame and insult. Pagka meron kayong kinakaharap na mabigat na sitwasyon, maghawak kayo ngayon ng kamay. Pag meron kayong mga kinakaharap na mabigat na sitwasyon, hawakan mo yung kamay niya. Okay. Magkahawak yung kamay ng kamay. Hawakan mo yung kamay. Okay. Pag meron kayong mabigat na kinakaharap na sitwasyon, sabihin mo sa kanya, don't be afraid. I am here. A gentle kiss on the forehead and a tight from behind. So ano yung unang P? Prove your love. Ano yung A? Attention. Ano yung number three? Impose. Hindi maiwasan ang mag-asawa ay magkakagalit, magkakatampuhan, magkakasama. Sa memory card niya, kuya, o internal lang. Stop fighting. Internal. Stop fighting. So kung dumating yung pangyayari yun, take 30 seconds, and let the fire die down in you. Tumingan ang kalangin. Saan camera nito? Para mawala yung dito, no? Apoy. Bring your attention to the present and not the past. So ngayon, ilapag na lang. Nagalasan ang pinagawa yung mag-asawa yung mga bagay na nagdaan. Kasyo ng mag-asawa. Nagtukol na yung isa kanina. Ano yung kapal? Nagtanong ang bawat isa ay magtanong ng sarili. Ano yun? Ito ang lumalabas sa kanilang mga bibig. I want to be me. I want to have freedom. I want to be different. Ang madalas na lumalabas sa kanilang bibig, I be mine. Kaya, naputol. Ano ang tatlong letter na nasa gitna ng obedience? D-I-E.
Instead, you drive yourself. Mo na naman yung video. Eh. Kasi, kung gagawin niyo yun, hindi kayo magiging makasarili at iiwasan niyo yung asin ng relationship. These ones can poison and destroy your relationship and love, the love that you have for this other. So drop what you want. So instead, ang isipin niyo ito. Ano yung tatlong words sa salitang together? Ano yung tatlong words sa salitang together? Together. Opo. So, nakukulong na. Sigaw yung kasalina. So, now, are together. At ano yung mga lalabas palagi sa bibig ninyo? We are as the two of us. Okay? So, closing, listen to this important advice. The happiest people don't have the best of everything. Ang mga masasayang tao, hindi yung nagtataglay ng lahat ng pinakamaligang. They just make the best of everything better. So, ano man ang pero ngayon? Masayang kayo. Me, love generously. Care deeply. Speak kindly. Ito yung pinaka-importante sa happy Teresa. Leave everything. Hindi na sa iyo. So, pagpalaikin yung pangyayari. Nawa, kung kumalimutan niya, dagdag na katokin niya sa isa-isa. Yan, yan. Yan, yan. Okay. So, hindi ko ay nalawa ito. Ipiwa ko na ito. Okay? Masarap kayo nito. Okay. 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 Thank you.
Okay. Kay Giannis, bukod kay Teresa, nagkaroon ka ba ng iba sa relasyon? So, Teresa, bukod kay Kay, nagkaroon ka ng iba sa relasyon? Okay. So imagine, ngayon na nagkaroon si Kay ng previous relationship, pero sila dalawa pala ang tinakda ng Diyos para sa isa't isa. Kayo ang kalooban ng Diyos na maging mag-asawa. Gusto namin ba pakigyan at yung pangabang ng pangalan? Upo pa ulang ngayon, nag-waiting ka na. Meron pa mag-close? Ha? Okay, sige. O, okay. Ikaw pa ang nag-wait? Siyempre, una na ako, salamat ako sa Panginoon, sa pamilya ko na sa po. Nagkatanong ko yung bilang asawa yun. Gagawin ko yung lahat para maging maayos yung pamilya natin. Siyempre, alam ko marami tayong pinagdaanan. Isa ko, kasi dalawang power-up yung kaunta yung pinagkita. At ipagsubok na dumaan dito. Ngayon ko pa rin ako, siguro yung kitaan pa lang. So, patunayan ko talaga na mahal kita at mahal ko rin yung mahal. Yung gagawin ko lahat, ibigay lahat sa mga pagkailangan natin. Malamalit. Okay. Teresa, your turn. I'm a message pala. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay God sa araw na ito na ibinigay. Sa dami man ang pinagdaanan natin, heto tayo ngayon, niloob ng Panginoon na maging maayos sa akin. Hindi man ako perfectong asawa, pero gagawin ko ang lahat bilang iyong pag-iyak. Huwag kang mag-alala, hindi tayo aabot sa tulpo. Okay. Nakakaliniban ako minsan, yun lang, mag-tease ka. Gawin natin sentro si Lord sa buhay nating mag-asawa at sabay natin harapin lahat ng pagsubok na darating sa atin. Mahal ko kayo, ngayon po pa at susunod. Nasaan po yung ating point? Wait. 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 Ang points nito ay simbolo ng financial prosperity. Walang buhay may asawa, hindi na kailangan ng panlalaki. Gusto ko sabihin sa inyong dalawa, kaya at Teresa. Kaya at Teresa. Ang tunay niyong kaibatan ay tiyan sa labi. Hindi ang relasyon at pamamahal. Hindi na mag-asawa. And again, may remind the two of you sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi. Thank you for loving the God and His presence. All this thing. All this portion we added. Unang chan, Diyos. Wala na, ito pa, itang gabi. Pag-aaral niya. Below. At looking forward, kay Amami. Okay, marag ka, kay Teresa. At ako po kay Teresa ng mga points. Okay. Kay, ang ibig sabihin niya, magiging responsible husband ka para sa iyong pamilya at sa iyong pamilya. Ang pagkakalupong na ang pangailangan ng Diyos sa Diyos. Teresa, sa iyong pagtanggap ng mga pangyayari, ay sinasabi mo, magiging mahusay ka na si Iwan ng panalalagi sa pagkakalupi ng Diyos sa iyong pagsasama bilang pag-asawa bunga ng iyong pagkakalupi. Kaya naman, Teresa, hindi ko mo magkikita sa isang nasada na at Shopee at kumain ka agad ng Yeah. Buy what you need and not what you want. Hawakan niyo dalawa yung mga points na yan. Sa inyong paghawak sa mga points na yan, ay gumagawa kayo ng beautiful points at agreement.
na inyong priority ay ang pagkatabi ng isang financial stable sa family na kakakayang tugunan ang inyong mga pangailangan sa panagalit. Okay? So, pagpalaan ko ng Panginoon, pwede na nang bigiwan yung mga portion ng Panginoon. Nasaan po ang ating pwede na kayo po? Pag-aalis mo na naman. Ginatawagin po natin ang abay sa bail. Mangyari po naman na ikawit sa kanila ang preso. Nakatalong po sa ulo ni Teresa. Nasa balikat ni Bea.
Kaya hindi dapat lang ialay ang buhay mo para kay Teresa. Teresa, hindi dapat lang ialay ang buhay mo para kay Teresa. Pangalawa, ang pagpapatunay ng pagmamahal ni Kay ay ito. Kung paano mong inaalagaan ang iyong katawan, kumakain ka, nagbabitamins ka, nag-exercise ka, pag meron kang naramdaman at papacheck up ka, uminom ka ng gamot para magpili ka malakas kung malusog, listen, kung paano mong inaalagaan ang iyong katawan, tandaan mo, simula sa araw na ito, alagaan mo rin sa katawan ni Teresa. Ibantayin mo siya, alagaan mo ang kanyang katawan. 15 years from now, pag ang buti ng katawan ni Teresa ay parang kuking ka, at may mga subabita sa tagiliran na may balakang sa likod, at pagka tumatakbo para may tsunami, may kasalanan ka. Pinagayaan mo ang katawan ni Teresa. Alagaan mo ang kanyang katawan. Nasaan po ang ating Bible? Bible, please. Dadya. 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 I'm sure nung kayo ay lutang-lutang sa inyong panimula ng pagmamahalan. Hindi dito kayo sa isa-isa. Ang mga lactose. Mga lactose ito. Gusto ko sabihin sa inyong dalawa na ang last letter ng Diyos para sa inyo ay bibigyan. Gusto ko maunawaan niyo ng lahat ng sikreto sa buhay ng tao para magtatagumpay ay narito sa Bible. Hawakan niyo dalawa yung Bible na ito. Pwede na lang ako na hindi mo lamang gagamitin ang Bible na yan na simbolo sa inyong kasalanan. Sali, pag-aaralan niyo, babasahin niyo, dinededitin niyo, i-apply niyo sa inyong buhay. Kung gagawin niyo, ang inyong relasyon, ang inyong pagkatao ay nakatayo sa matatapos. Kayo dalawa ay nangangako ng inyong mga anak ay inyong palalangin ayon sa turo ng banal na salita ng Diyos. Kung ang gagawin niya, ang inyong mga anak ay lalaki una, nagmamahal sa Diyos, may takot sa Diyos, nagmamahal sa inyo ng mga magulang, kinalulugda ng Diyos at kinalulugda ng mga anak. Okay, maraming salamat. Pwede nyo naglapag, i-apply ko na yan. Tinatawag na po ang best man na sa maid of honor dito sa harapan.
English, ha? In English. Don't even try to talk Tagalog, ha? Thank you.
ano yung ano, no? This wing. Ganun, di ba? Ngayon, ay hindi ko na paghawa ngayon. Yung premier seats ka with this wing. Sa sign na ba? Gusto kong sabihin sa inyong dalawa, na sa inyong pala 16 na nangyari, meron ugat na kodiktado sa inyong gusto. Hindi nang inyong mapasda na suot ng 16 na yan, may mga actor sa inyong gusto. Nagpapaalala sa special na araw na pangunin. Nabinitiwan niyo ang inyong pangako ng pagpapahalan sa araw na ito. Kayo ay pinag-isa na sa tali ng mag-aasal. Hindi ko ang abay. Mangyari lamang na pakialis ang court. Pagkatapos at belo. Salamat. Okay, ito po ang belo. Tinatawagan ko ang abay sa kandila. Mangyari lamang na kunin niyo yung dalawang kandila na sa magkabilang hilig. Huwag na yung hawak ng kandila. May mga kape. Tanggalin niyo at pagsigyan yung bot sa kopo. Sige, pahilay. Thank you. Silihan at pag-iabot sa kopo. Okay, makiabot sa opal yung kandila may sindi. Ngayon ay sabay ng sindihan ang kandila na nasa kita. Pag-abot ko na kayo, narating ang pagkakataon, gusto mo mag-stop, ayaw mo na magpatuloy. Patayin mo yung sindi ng kandila. Silipan mo yung kandila. Pag nangyari yung Teresa, gawin mo lahat ang magagawa mo sa tulong ng Diyos para lumakas ang kanyang loob at siya'y bumili. Sindihan po ang ganyan kandila. Pagkakabalik kayo ng sitwasyon, ikaw naman, Teresa, ayaw mo na magpatuloy. Patay mo ang sindi ng iyong kandila. Pag nangyari yun, okay, gawin mo lahat na magagawa mo sa tulong ng Diyos para manahuli yung kanyang lakas at sigla para siya magpatuloy. Sindihan mo ang kandila. Walang relasyon na mag-asawa ang hindi dumadaan sa pagsubok ng buhay. Isang matinding sitwasyon at pagsubok ng buhay ang iyong kakarapin. Helpless, hopeless, gusto niyo na mag-quit. Patay niyo ang sindi ng inyong kandila. Pareho. Sige. Pagka nangyari yun, doon nyo kakailanganin ang himala ng Diyos. Ang kandila na nasa gitna ay sigurado ng Diyos na tinahabutin nyo na magiging sentro ng inyong pagsasama.
Sindihan niyo ang inyong kandila sa kandila na nasa inyo. Okay, ang kandilang hawak mo ay sumisimbolo sa iyong individual at personal na pagkatao. Simula sa araw na ito, okay, hindi na pang sarili, kundi para kay Teresa, para sa inyong pamilya lamang, ang iyong iisipin. Patay mo ang sindi ng iyong kandila. Teresa, ang kandilang hawak mo ay sumisimbolo sa iyong individual na pagkatao. Simula sa araw na ito, hindi na pang sarili lamang, kundi para kay Kay at sa inyong pamilya lamang ang iyong isipin. Patayin mo ang sindi ng iyong kandila. Ngayon, ang kandila na nasa gitna ay sumisimbolo hindi lamang sa Diyos, kundi sa inyong dalawang pagkatao at dalawang buhay na simula sa araw na ito ay isa na. And the two shall become one flesh. And what God has joined together, let no man separate. Umayo kayo, magpatuloy, kasama ng Diyos, sa tulong ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, at inyong angkinin ang inyong tagumpay sa inyong mga pangarap. Ngayon ay inimig ko ang mga magulang ng ating kinakasal. Mangyari po lamang pangayon po ay tumayo sa harapan ng ating kinakasal. Mga magulang. Ito mo yan, mag-abi lang sa akin. Gusto kong sabihin sa inyo na hindi lamang sila ang ating pinag-iisa sa asawa. Ang inyong dalawang pamilya ay pinag-iisa din tayo. Naalala niyo po nung araw na sinilang niyong inyong anak? Yung mga pinagdaanan yung hirap sa pangananak? Pinagdaanan yung hirap para mapalaki ang inyong mga anak at narito nasa harapan natin ang nalalaki na. Gusto kong sabihin sa inyo mga magulang, mapalad po kayo. Sapagkat sa araw na ito, nadamdagan kayo ng anak, hindi niyo pinaghirapan, hindi niyo inasusan, malaki na agad. Hindi lang yung bibigyan pa kayo ng maraming bonus na ako. Hindi ho kaila sa ating lahat, ang dahilan ng paghiwalay ng mga magulang ay dahil sa pakikialam ng mga magulang. So, isa sa dahilan ng paghiwalay ng mga mag-asawa ay dahil sa pakikialam ng mga magulang. Kahit po may nangangako kahit kailan na hindi kayo magiging dahilan ng paghiwalay ng mga ng mag-asawa nito. Kahit po may nangangako na hindi niyo sila didiktahan at ipipilit ang plano niyo para sa kanila. Kung ibibigay niyo sila ng kalayaan at pagplano para sa kanilang sarili at pagpasyang upang sila'y matutong tumayo sa kanilang sarili mga paa. Kahit po may nangangako na kahit anak niyo, hindi niyo kakampihan na kung sila'y may hindi pagkakaunawaan, payo na positibon maganda lamang ang inyong ibibigay para sa kanila. Maraming salamat po, maaarap po na kayo. Ngayon ay hinihiling ko ang mga nino at ina, mangyari po lamang na kayo ay tumayo dito sa harapan. Ganda nyo ang information para mabigyan sa buko. Narinig po natin kanina ang 100% na suporta ng mga magulang. Kaya pakikin po natin ang mga magulang. Nung sila po ay nagplano ng kasalan nito at tumating sa usapan, sino ang ating pupunin na nino at nino? Alam niyo po ba, mga mukha ninyo ang lumabas sa kanilang mga isipan. Bakit? Meron kayong special na connection sa buhay nilang dalawa. At nakita nila sa inyo sa pag-usap ng halimbawa na gusto nilang maging inspirasyon sa kanilang pagsasabi. Mga ninong at mga ninang, do you promise that we will continue to be a good example to this couple so that it will keep them inspired throughout their lives together as husband and wife? Do you promise that you will pray for them on a regular basis? Do you promise that
they will be your priority. That if they will be needing your time and counsel, your houses are open for them. Okay, maraming salamat po. Narinig po natin kanina ang 100% na support ng mga magulang. Mayroon, mayroon mga inuratinan. Maraming salamat po. Mag-awag po na po kayo. Hiniling ko ang lahat kay Magsitayo at hiniling ko si Reverend Christopher Sunlight na pangunahan po tayo sa prayer of dedication para sa tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ang dalawang ito sa aming kalagitnaan ay patunay ang iyong kabutihan at katapatan. Napakarami kong pinagdaanan, pero ikaw ang isang tumulong at pinakdaan ninyo ngayong araw na ito, maluwag na maluwalhati ko ang dakilang pangalan. So, kumakitan po ang gawain na yon. Lord, ikaw ang sumayakda na pag-aasawa. Salamat sa mga paalaala mo sa aming kalagitnaan na nagpalakas, hindi lang sa buhay ng mag-aasawa, maging sa aming lahat. Dalamin po namin si Kay, si Teresa, sa mga nalang mga anak, na ang ginamit o Diyos na ikaw ang pundasyon ng nalang pagsasama at hindi mo sila kababayaan. Maraming salamat po sa mga magulang, sa mga ninong at ninang na mahal sa buhay, hindi ko ng dalawang isip na suportahan po ang dalawang ito. Nagkakaisa kami ng aming dalangin na anuman ang sinulad mo sa buhay po nila ay tutubusin po ninyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you, be gracious to you, and give you peace. Kay and Teresa and to everyone, both now and years to come. Amen. Yan natin. Ang lahat ay nakaw po na. Okay. Ngayon po ay hindi ko na kayo po ay magsitayo. Let us all stand, please. Bilang pagsunod sa batas ng Republika ng Pilipinas, at ng iglesia na aking kinakatawan, inapahayag ko sa mga oras na to na si Kay at si Teresa ay ganap ng mag-asawa. Let us welcome for the first time Mr. and Mrs. Genesis Kay and Mrs. Maria Teresa Recaro! Ngayon, okay, and sinuho natin yung upuan na nasa lintan. Para walang istorbo. Salamat. Paki-safety lang yung microphone. Okay, magpumpi ng konti dito. Okay, at ngayon, narito na ang pinanghihintay ni Teresa. You may now kiss the bride. Thank you, signal ko. 10 seconds, walang bitawan. Pag bumitaw, ulit sa one. Okay, sige. Your time starts now. Gitna kayo, parang maganda ang ako. Hindi niya mo araw ko, sa gitna. Okay, your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 1.
Kailan daw makakawal ng pagkain? Ha? Kailan daw makakawal ng pagkain? Eh, edit mo naman yun eh. Diba? Sige ta. Mekanik ka yun na yung ice ha? Oo, mekanik.